Okay, nitong Lenten season, no? Gusto kong mag-share sa inyo yung seven last words of Jesus Christ habang nasa cross siya. Okay, so alam naman natin kung bakit siya kinacrucify, ano? So yung detalye lang, konting-konting ano lang balik. Diba si Christ ay nagtuturo sa mga katauhan kasama ng mga apostolis niya kung ano yung mga dapat gawin, no? Ano yung mga gustong gawin sa makataong tao, so yung hindi ka makasarili, no? So yung mga pinapasunod ng mga pari yung kapanahonan na yon, may mga bagay na kinukontra niya at saka marami siyang mga himalang nagagawa, kaya natatakot ang mga pari na baka hindi na sa kanila maniniwala ang mga katuhan kundi kay Kristo na, kasi marami siyang mga tinuturo na medyo hindi sangayon doon sa kaparian. Tsaka parang siya yung nagki-claim siya na siya yung anak ng Diyos. So eh gusto ng mga kaparian na sila yung sinusunod ng mga katauhan noon. So dinala si Kristo sa kay Poncio Pilato para isama siya na parusahan dahil again sa batas ng Jews na may iba pang kilalaning hari doon. Okay? So when Pontius Pilate doon dinala si Kristo para hukuman ni Poncio Pilato, walang nakitang kasalanan si Pontius Pilate, pero so due to the demands of the priest, no, so napilitan siyang sabi na kung yun ang gusto nyo, sige, yun ang mangyari, pero wala akong nakitang kasalanan. Okay, so that's why ang ginawa, diba, sa cross ni Kristo na may sinulat si Pontius Pilate nang nilagay sa cross na Jesus of Nazareth, the King of Jews. Okay, so yun din yung mga inireklamo ng mga kaparian na gusto nilang baguhin ang sinulat ngayon ni Pontius Pilate doon sa ibabaw ng na ipinasin or idinikit or ipinako doon sa cross ni Christ, na gusto nilang baguhin, na sabihin nilang ako yung, so si Kristo ang nagdeklara na siya yung anak ng asa yung hari ng mga Diyos, hindi yung na Jesus Christ of Nazareth, the King of the Jews. So hindi yung ganun dapat. Dapat sinabi niya parang ganun. So ano ang sagot ni Pontius Pilate about sa complaint na yun? Sinabi ni Pontius Pilate na what I have written is I have written. Okay. So nung nando na si Christ, no, nung hinukman na siya, hukuman na siya na siya ay ipako kasama ang mga dalawang talagang makasalanan na naka-schedule na ipako sa panahon na yun. May inassign sa kanya na tatlong sundalo, no, mga magbantay sa kanya. Okay, so ano ang mga bago tayo doon sa seven last words, no, bigyan ko muna kayo ng idea sa mga nangyayari doon. Okay, so kadalasan sa mga dadalhin doon para ipako sa Golgotha, no? Golgotha, ang Golgotha pala, yun yung English term niya. Pero ang English term na ay place of the skull, na ang Greek word ay Golgotha. So place of the skull, no, skull doon yung mga yung buto-buto ng buto ng or skeleton ng mga pinatay na mga, yung skeleton ng tao, di ba, pag namatay tayo may skeleton tayo, doon yung skull. So place of the skull. So may mga dahilan, may mga
kung bakit tinatawag ng Place of the Skull yun, ano. So sa ngayon daw, ang kung pupunta ka ng Jerusalem, yun yung maraming mga lugar doon na Place of the Skull. So nandoon yung mga libingan nila, no, Place of the Skull, kasi yun nga. Now, ang kadalasan kapag ipako sa Place of the Skull, yun yung doon yung sa Golgotha. Ang mga dadalhin doon ay talagang may resistance, talagang ayaw na ayaw pumunta roon. Pero si Kristo ay kusa siyang sumusunod. Okay? He is as obedient as a lamb. And doon sa may sinabi dyan na ano doon siya sa and like a sheep to his shearers. Okay. Or shearers. Okay. Now, nung pinako na si Christ nasa nakapako na siya sa cross niya, ano ang una niyang first word na sinabi niya? Father, forgive them for they don't know what they are doing. So yan ang una niyang habang nasa cross yan, yan ang una niyang sinabi na patawarin mo sila, Panginoon, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay, so kita mo kung gaano siya ka alam natin na si Christ ay siya yung anak ng Diyos, pero nung panahon na yon na siya ay pinaparusahan, hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya o hindi siya binigyan ng Panginoon na hindi niya maramdaman yung dapat maramdaman ng normal na tao. So talagang yun ang nararamdaman niya. So yung spiritual ano na lang talaga niya, yung paniniwala niya na bilang tao sa Panginoon. So para talaga tayong matubos ay dapat niya maramdaman yung ano ang maramdaman ng normal na tao. Yan nga lang, ang komposisyon ng pagkatao niya ay hindi lang basta-basta, kundi talaga kasi anak siya ng Diyos. Okay, so una niyang sinabi, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So makikita natin yan sa Luke 23 verse 34. Okay. So anong pangalawa niyang sinasabi? So truly I tell you, today you will be with me in paradise. Makikita natin itong sinasabi nito sa Luke 23 verse 39 to 43. Okay? So kanino niya to pinasabi? So sinabi niya to sa 'di ba dalawa yung nasa gitna si sana dalawang papatayin din ay ipapako na pinako na si Cruz. Si Aistas at saka si Demas ba 'yon? So ang sinabi ni sino ba yung nagsabi no na pag nandun ka na sa yung kaharian, remember me when you are already in your kingdom. So kaya sinagot siya ni Kristo na, truly I tell you, today you will be with me in paradise. So Luke 23 verse 39 to 43, yun yung inano niya. So yung sinabi niya na yun na isasama niya sa langit, so in paradise, ay para kay dun sa isa sa mga pinako din kasama niya. Okay. So, ang pangatlo niyang sinabi, so, paano niya sinabi ito? Kailan niya sinabi ito? So, sinabi niya ito sa hirap na siyang sakit, masakit ng paghinga niya, in painful, between painful breath. Anong sabi niya? So, concerned pa din siya sa mga mahal niya sa buhay, no? So hindi pa rin sarili niya inintindi niya. So sinabi niya, so he said to his mother, woman, behold to your son. At tumingin siya sa mga disipulo niya, behold your mother. Okay? So ito yung third word ni Christ na during on his cross. Woman, behold your son. Then para sa mga disciples niya, behold your mother. John 19 verse 26 to 27. Okay, yan yung pangatlo niyang sinabi.
So yung sinabi niya yun nung time na hirap na siya, masakit na siya, masakit na huminga, di ba? Kasi may sinasabi, di ba, ang sabi natin na ang alam natin na pinako siya dun sa palm, no, sa palad. Pero mayroong based on studies ngayon na parang ang may paniniwala na hindi siya sa palm pinako, kundi dito sa wrist, no, yung sa dito sa ano niya, dito siya pinako, hindi dito sa palad. Okay, so makita mo kung gaano kasakit. Okay, at paano pinako yung dalawa niyang paa. Okay. So in between painful breath, sinabi niya sa mama niya kay Mary, "Woman, behold your son." And to the disciples, he said, "Behold your mother." Okay. So sa fourth last words niya during in his on his cross or during his crucifixion. Ano na siya nito? Ang nasaktan na siya ng gusto, kaya ang umiyak na siya. He cried out, my God, why have you abandoned me? My God, why have you abandoned me?" So, Ama, bakit mo ako pinabayaan? So, isipin mo kung gaano na naramdaman niyang sakit nung panahon na yun. Ano? Umiyak na siya at cried out, my God, why have you abandoned me?" Okay, so mababasa natin yan sa Mark 15, verse 34. Okay. So, isipin mo kung ikaw wala kang kasalanan, magpakamatay ka lang o agawin mo o pasanin mo ang kasalanan ng mahal mo sa buhay. Di ba? Ang sakit nun. Di ba? Ang sakit. Kung isipin natin yung ginawa niya, dahil hindi naman siya Panginoon nung time na yun para maramdaman, para totoong maramdaman ng kung gaano kasakit, ay tarang ang ano niya doon ay normal na tao, nasaktan sa normal natin nararamdaman. So ano lang ang nagpaiba doon, yung faith niya. Okay? So ano yung faith words niya? Of Jesus Christ. So ano ang sinabi niya sa faith word? Sinigaw niya, "I am thirsty, thirsty." Ano may "I am thirsty"? Ako'y nauuhaw. Okay? So, anong ginawa nung sinisinigaw, sumigaw siya ng "ako'y nauuhaw"? Anong ginawa ng mga sundalo na nagbabantay sa kanya? Di ba ang ginawa nun, ipinainom siya ng suka na may halong abdo, no? Ano ng abdo? Alam naman natin ang abdo ay mapait. Tapos ihalo mo sa asukal. Asukal sa suka. Napaka, no? So, lalo siyang nahirapan doon. Okay, so alam naman natin sa fourth pa lang, cried out na siya na, my God, why have you abandoned me? Then, hindi naman to salita na to na agad-agad sinusunod-sunod, no? After pang mga, after ng 6 hours, saka pa niya sinundan ito ng, di ba, "I am thirsty," tapos sinundan niya na salita ng, ano sunod? "It is finished. It is finished." Pero sa Greek word ay telestai, telestai. So teles, no, then tai, telestai, which means it is finished. Normally ito daw yung salitang ginagamit ng sa mga Griego kapag you have finished your obligation, and parang, pero this is not what God means sa study nila. "It is finished with victory," meaning ibig sabihin he has done his sacrifice. So tapos na, nagawa na niya yung dapat niyang gawin. So sinabi niya with victory. So it is finished, claiming with victory. Okay? Now, saan makikita natin 'yun? Mababasa natin 'yan, tatlong we have
synoptic gospels ni Matthew, Luke, and Mark. Ano yung sinabi siya? Father, I entrust my spirit into your hands. Okay. Father, I entrust my spirit into your hands. So, sinabi niyang, sa iyong mga kamay, ipaubaya ko ang aking kaluluwa. So, sabihin talagang wala na siyang ano na so, pinaubaya na niya ang niyang kaluluwa niya. Okay? So, yun yung pitong last words na binanggit ni Christ. Okay? Ni Jesus Christ. So, ano yung kung i-wrap up natin? So, first is Father, forgive them for they do not know what they are doing. Number two, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Okay, number three, woman, behold your son. Then to the disciples, behold your mother. The fourth, my God, why have you abandoned me? Then fifth, I am thirsty. Ako'y nauuhaw. Number six, it is finished. It is finished. And number seven, Father, I entrust my spirit into your hands. So yun yung pitong nabigkas na salita ni Christ nang nasa cross siya. Okay, so kung ating titingnan, napakahirap nang nangyari sa kanya, no? Napakahirap yung ginawa niya, napakahirap yung naranasan niya para ma-save tayo. Okay, so hindi yun magiging makatotohanan kung binigyan siya ng kapangyarihan na hindi niya mararamdaman yung sakit na maramdaman ng normal na tao. Okay? So talagang kung anong maramdaman natin, kung niya pag nasaktan ka, ipinako yun, pinako. No? So ganun kasakit kung ano tayo. Hindi man natin naranasang ipako, pero alam na natin kung gaano kasakit pag pinako ka. Okay? So, alam naman natin kung ba't ginawa niya yon para ma-save tayo. So hindi ko mo sinave tayo, di na tayo susunod ng mga ginawa niya. Okay? So, kailangan pa rin na susundin natin yung mga tinuro niyang dapat nating gawin bilang Kristiyano. So, sinabi natin Kristiyano ay tayong sumusunod sa ano yung inuutos na dapat gawin. At iwasan yung mga bagay na hindi dapat gawin. Okay, so sana man lang maisip natin that we live not for our own, but we live for us to help others. Okay, so siguro yun lang ang masasabi ko. Siguro para mas mabasa niyo yung mas marami pang mga connection doon sa Seven Last Words. Meron akong binasa na ang ganda-ganda ng ano niya, naiyak ako pagka binasa ko yan kanina. So, ito yung the Seven Sayings from the Cross, John 19 verse 16 to 30. The Via Dolorosa, the Way of the Cross. Okay. So, group Bible study. So it is the group Bible study. Okay. Maraming salamat po at sana itong Good Friday na ito. Kung hindi man tayo maging maka-juice talaga the whole of our life, ito man lang ngayong araw na to. And we have to pray for God, to God, that we'll learn how to pray, that we'll be given wisdom. How to be Christian. Maraming salamat. You have a blessed Lent. Bye-bye.